Hello mga loves, mga vayots, mga love, shoutout po sa inyong lahat. Ito na, it's confirmed. Matapos kahapon ni anunsyo ni Maharlika na si Madam si First Lady or si ating presidenteng Kokak Liza Aranita Marcos pumuslit mula sa Pilipinas na hindi man ang binalita ng mga mainstream media, hindi inanunsyo ng palasyo na si First Lady Liza Kokak Aranita ay pupunta ng Dubai ng United Arab Emirates kasama ang kanyang mga grupo, lalo na yung sekretary yata ng sa Maharlika fans. So, sabi ni Maharlika, ng kanyang puting ahas, para mangutang daw doon sa Ministry of Finance ng UAE. Nakakahiya. Pupunta doon si Liza para mangutang. Yung ilang trillion yun na budget ng 2024, inubos na nila. First quarter pa lang, tapos ngayon nangungutang. Tapos tayo ang magbabayad. Mga minatay talaga. Huwag kang damatay na kayo, mga animal kayo, no? So, after yun, i-voice out ni Maharlika sa kanyang YouTube channel, few hours after, mga 5 hours siguro, something ganyan, ayun na. So, ito. Nag-post na dito si First Lady Kokak Liza Marcos sa kanyang Facebook account at kahit doon sa kay Bongbong Marcos na Facebook account din meron. So ito oh, andyan na si Kokak. Andyan no, may nakasulat. So basahin natin ha. Ito. Bakit kaya si Liza ang anon at ang sinabi niya dito, working visit sa United Arab Emirates, no? So pumunta siya doon sa Dubai Mall visit with the Filipino community. Oh, June 29, so kahapon to. So nakipag-meet siya doon, no? Na grabe pa yung pag-edit, no, ng kanyang tiyan. Talagang walang tiyan si Ma'am Shi. Grabe naman itong mga editor ni Kokak. Mga binabayaran ng tag 200,000-300,000 a month. Diyos ko po, grabe naman kayo mangdaya sa picture, pero pag sa actual, pag naka, lalo na nakasaya si Ma'am Shi, naka-Pilipiniana, Diyos ko po, nangunguna yung tiyan ni Kokak. Eh bakit ganito? So, ano nga ba ang ginagawa doon ng ating Kokak na First Lady? So according to Maharlika, mangungutang nga daw doon ng billions of dollars. Working visit ang sinasabi niya dito. Eh, may mandato ba si Liza Marcos sa administrasyon ng kanyang mister? Na kung saan ay walang mandato, feeling Imelda Marcos lang ang peg ni Liza Marcos, which is kung tutuusin, walang mandato ang First Lady sa halimbawa administrasyon ni Bongbong Marcos, no? Wala siyang posisyon. Bakit siya ang nagtatrabaho doon? May bas-bas ba ito ni Bongbong Marcos, which is bawal po ito, mga lalabs, mga vayots. Ano ang pakay niya doon? Siya ba yung presidente? At talaga pang makipagkita pa siya sa mga Filipino community doon? Labag po ito sa ating tinatawag nating transparency and public awareness. Kaya nga no, bakit nga ba walang bakit ito sinikrito? Kagaya ng pagsikrito din nila ni Bongbong Marcos, hindi inanunsyo nung matanda ninyo. Dumalo sila doon sa 2022 din yun, no? Pagkakaupo lang yung few months ago ni Bongbong Marcos pagka-presidente. Upo siya lang July 1. Pagka August, September, nanood sila, diba, ng F1 racing sa Singapore na hindi yun inanunsyo. Isang ilang eroplano yun sila, dalawa yata, kasama ng kanyang mga patay gotom na mga elitista or mga ano dyan, na nakaupo, inupo ni Bongbong Marcos. Pumunta sila Singapore. So, yung next noon, pumuslit din si Liza Marcos na walang tawag dito, public announcement ng palasyo doon sa Brunei nung
kinasal doon yung anak ng sultan. Ganon din ginawa nila. So, ito na naman ngayon si Lisa Kokak, pumoslet ng UAE at working visit daw doon. Wala din naman siya. Ulitin natin, wala siyang mandato. So, bakit? Sinikreto ito sa publiko, no? Yung pagbiyahe doon ni Kokak, no? At bakit walang announcement or pronouncement ng palasyo dito or ni Pangulong Bongbong Marcos? Walang media coverage. Diba, mini-media man yan kung legal talaga ang pagbiyahe. Kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos, kung pupunta siya sa iba't ibang bansa para kunwari makipag-usap doon, mag-imbita ng mga investors, puro naman nga, puro gastos lang. No, ang kanyang ginagawa puro kunwari pupunta doon kasi mag-speech siya doon, mga ganyan, tapos wala din namang nahita. No, puro pledges yung ending zero. Kung may mga nag-invest man sa Pilipinas, nagsiback out din ng dahil nga sa pahirapan ang pagkuha ng lisensya, mga building permit or business permit sa Pilipinas dahil marami sa mga sa ngayon ng gobyerno, limbawa, kung saan ka kukuha magnegosyo, sa ang lugar yon, Mandaluyong ba or saan, nang ano din, nangingikil din yung mga nasa gobyerno, nasa mga munisipyo, kapitolyo, ganyan, mga mayors, nang nangingikil sa mga ano, magninegosyo doon, mga investor. So kaya nagsipaglayasan. Saan napunta? Malaysia, Indonesia, Singapore, kasi mas madali sila doon makakuha ng mga business permit. O Vietnam. So tayo nga. Pero yung presidente natin, palagi biyahe. So ito, yun na nga, walang media coverage ng PCO, yung Presidential Communications Office. So talagang akala ba natin, Bongbong Marcos, yung sinasabi mo, kailangan lahat transparency sa bagong Pilipinas mo. Lahat ipapaalam sa taong bayan, sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. E anong ginawa ninyo? Bakit naubos po yung 84% ng budget ng 2024 within first quarter pa lang ng taon na to? Totoo ba yung pinakalat ni Maharlika na true sa kanyang puting ahas na kaya pumuslit ang asawa mong palaka ng asawang Kokak doon sa UAE para mangutang sa Ministry of Finance ng United Arab Emirates? Kasi hindi man ito, mga lalabs, mga boys, bakit ba ito pinablis ni Liza Marcos at ni Bongbong Marcos sa kanilang mga Facebook page account? Dahil dito sa Middle East, ibabalita po ito. Kaya after ni Maharlika nag-anunsyo, so yung nagpapakita na po dito si Madam Kokak ng picture. Ayun, nag picture sila doon ni sino ba ito, Sheikh Tamim. Masyado lang maliwanag itong cellphone na to. So yun, sila doon. Nag picture na nagpa-publish siya dahil sa Al Khalid. Newspaper po 'yan ng Middle East, ng UAE. So Dubai, Philippines, President wife to meet Filipino community daw doon. Oh, did you mean Dubai, Philippines, President wife to meet Filipino expat? The wife of the Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr., Marie Louise Liza Aranita Marcos, is set to meet leaders in the Filipino expat community on Saturday morning at the hotel in downtown Dubai. So, saan ba siya natulog? Burj Khalifa Hotel. Magkano gabi doon? So, doon maliligo si Ma'am Shih. Doon ng alak kasi, tingnan mo, walang kaklas-klas na first lady. Diyos ko po, patawarin. Ang layo kay Bibi Sara. Samantalang yung vice presidente. Ay, sana ba? Ang labo kasi din. Ang liwanag din kasi. Ang ating vice presidente. Kung maglabas ang mga dito, mga bayarang vloggers ni Marcos na dati si BP Sara ay pangit. Nung hindi pa siya
bata pa siya. Lahat naman eh. Hindi naman nagpapaga, hindi naman talaga magkagandahan nung halalo na hindi pa nagdadalaga, walang ayos, ganyan. Or, walang care dati. Eh ngayon, nagki-care si Bibi Sara, mas lalo siya gumanda ngayon. Samantalang si Ma'am Shee, nako po. Parang balat ng saging na natuyot, no? Yung kukak na president na first lady, patiliig, kumpaga sa salita ko. Tinagiptip pa. Ewan ko, ano yun sa Tagalog? Maputi pa, malinis pa yung, makinis pa yung aking leeg dito eh, kumpara sa leeg ng first lady. Nakakahiya. Yun yung dugyot na first lady, Diyos ko po. So yun na nga, no? Kaya yun nila pinablish dahil alam nila, alam ng pamilya, alam ni Kukak Liza Marcos, na magbabalita lahat ng mga newspapers, mga media sa UAE na andoon siya. So parang inunahan na niya something ganyan. So nagbingo doon si Maharlika. So ilan kaya yung uutangin doon ni Liza Marcos at tayo ang magbabayad? Tapos yung uutangin na yun, kukurakutin nila dahil sasabihin, lagay natin yun sa ayuda. Mamimigay si Bongbong Marcos, pupunta sa mga kanayunan, mga baryo, mga lungsod, ganyan. Mamimigay doon 10,000 pinakamalaki. Tapos yung 90% bulsa nila, 5% ayuda. Ginagawang gatasan, no? Ng administrasyon, talagang napaka walang hiya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito yung sinukli ni Mopi BBM sa amin na nagtiwala sa iyo. Mas masahol ka pa sa iyong ama kung mangamkam kayong mag-asawa ng pira ng taong bayan, lalo na nga sa PCS. Uy, grabe, wala kayong habas. Sana makarma kayo. No? Magkanda matay sana kayo ng hindi maganda. No? Magkanda durog sana yung mga lalamunan ninyo sa kakakain. Sa pira namin na pinaghirapan, lalo na kami mga OFW na hindi, yung iba dito hindi maganda yung trato ng amo. Tapos, kayo dyan, ang sarap ng mga lamon ninyo ng pinakamasarap na steak, pinakamamahal na champagne, etc. Magkanda lata sana, magkanda durog yung mga lalamunan ninyong lahat ng mga kawatan sa gobyerno lang kumain, lumamon, uminom, o ginastos. No? Basta, in general, nilamon ninyo yung pira ng taong bayan na mahirap pa ngayon. Mahirap na nga eh. Pataas yung bili. Tumataas, pataas ng pataas yung bilihin, bayarin mga bills, pamasahe, etc. Administrasyon ni Bongbong Marcos walang solusyon kundi ayuda. Yun yung alam niya. Dahil nga pala, economics yung kurso sa Oxford pa, budget pa, tawag dito bagsak. Kaya, bumoto pala tayo ng isang bagsak na kandidato. Kaya ang insisting ngayon, yung gobyerno natin, bagsak din.